Good morning class, thank you for your attending. The topic for today's virtual discussion is about interpersonal deception theory. This is one of the theory of lying, yung pangatlo na theory, no? Okay, so now in your own observation, sa inyong sariling observation, ano ba yung mga tinatawag na behavioral patterns? Okay, so alam naman natin na in our everyday conversation ay may mga taong sinungaling, di ba? Nagsisinungaling sila. So sa iyong palagay, ano ba yung nakikita mong behavioral pattern that indicates na sila ay nagsisinungaling? Okay, so of course meron kayong mga observation, mga sariling observation yan. Okay, but in this theory, in this particular theory, merong tatlong behavioral patterns. Okay, isa na dito yung manipulating information. Okay, so the subject here is trying to divert the topic of the conversation. Parang iniiba niya yung topic. If the topic is with regard to his issue, for example, if the case under investigation is yung pagnanakaw, okay? So instead of saying with regards to the case sa kanyang issue, kasi siya yung pinagbibantangan, so ang gagawin ng subject is ililipat niya or isisisi niya yung pagnanakaw doon sa ibang tao. He will point other person na sabihin niya probably yung ibang tao yung gumawa ng pagnanakaw na yun. Iniiba yung issue. Yung issue ay patungkol sa kanya. Kaya nga tinatanong siya kung may kinalaman ba siya doon sa pagnanakaw. So instead na sa kanya yung issue, nililipat niya, binabago niya yung topic, pinupunta niya sa doon sa iba. And because they want to distance from the message, because they try to hide the truth, kaya ginagawa nila yun. Kasi pag ang issue ay hindi na sa kanya, doon na sa ibang tao, ay hindi na siya mahirapan sumagot sa mga katanungan na sino ba yung nagtatanong, that is the investigator. Hindi na siya mahirapan kasi yung issue ay hindi na sa kanya. Okay? Yan. So free na siya, hindi na siya mahirapan. That is manipulating information. They tend to answer general rather than specific. Hindi sila specific sa kanilang mga sagot. Okay, iniiba yung topic. That is manipulating information. So huwag na natin pahirapan yung sarili natin pag manipulating information, iniiba yung topic. Sinisisi yung ibang tao, instead na siya yung issue, nililipat niya doon sa iba. Para hindi na yun siya yung issue, hindi na siya mahirapan sumagot sa mga or sa mga tanong at hindi na siya mahirapan itago yung katotohanan kasi nga hindi na siya yung issue. That is manipulating information. The second behavior pattern is that the strategically controlled behavior. The subject tries to control his emotions. Okay? It is very impossible, as I have said in the other video discussion, that controlling our behavior, our emotion, is very impossible. So we need to look for this particular pattern
kung nakikita ba natin tungkol sa subject, if is he trying to control his emotion? Okay? So, usually, if the subject failed to control his emotion, eh, nakikita natin parang tumahimik siya. Wala siyang tibok. So, pag ganun, eh, parang hindi kumibo yung subject, eh, ibig sabihin yan, he is trying to control his behavior, but he failed to do so, and that is a manifestation or signs that he is lying. Because if tayo ay nagsisinungaling, okay, we try to hide the sign. Tinatago natin yung signs of lying. Kasi pag tayo ay sinungaling, alam natin yung mga signs of lying. And we try to hide that signs or signals of lying para hindi tayo malata na tayo ay nagsisinungaling. And that is strategically controlled behavior. So, yan, yung emotion natin. Okay. And the last one is the image punishment. Like, for example, smiling and nodding. This is in relation to the maxim of manner, which means that the non-verbal behavior, the body language shall be aligned to the information you are giving. Okay? Dapat yung information at yung body language ay dapat nagtugma. Dapat naka-align. Ganun dito. Sa image management, more particularly sa facial expression, the facial movement, ay dapat naka-align din kung ano yung sinasabi mo. Hindi porke, hindi dapat nag-smile ka, dapat positive yung sinasabi mo. Knowing that is sign of approval. Tumatago ka. That is sign of approval. Okay? So that is image management. Kasi pag yung mga sinungaling kasi, they try to manage their facial expression. Just like mga sales representative, they are selling their product. Actually, they are not selling their product. They are selling their self. Okay, yung sarili nila yung binibenta. Hindi talaga yung product. And by doing that is with the use of image management. Para hindi halata na nagsisungaling sila. Kahit hindi naman ganun kaganda yung product sila because of kaya nila i-manage yung image nila parang totoo yung sinasabi. Diba? Pero kahit naman hindi talaga ganun ka-efektibo yung product because naakit ka sa kanyang mukha how she or he smiling at you kaya nakuha yung umupo, bumili ka sa product. Okay, so that is a good example of image management. Okay, so again, may tatlo lamang na behavior patterns as an explanation under this theory, the interpersonal perception theory, the manipulating information, we try to manipulate the information, we try to divert the issue. Instead, yung issue ay patungkol sa atin, kung tayo ba na yung subject, iniiba natin yung istorya or pinupoint yung sinisisi natin yung ibang tao. Kumbaga, inuakusahan natin yung ibang tao para yung attention ay hindi na sa atin, hindi na tayo mahirapan sumagot sa mga katulungan, hindi na tayo mahirapan para itago yung katotohanan. Okay? So that is manipulating information. Yung pangalawa, yung strategically controlled behavior, we keep distance from the message. We try to control our emotion para hindi halata na tayo ay nagsinungaling. Of course, it has relation sa manner natin, about emotion natin. If we are happy, if we tell, we give information that is positive, dapat yung emotion natin positive din. That is called
if we are lying, we need to control it, di ba? But of course, sabi natin, it is very impossible to control our behavior, kaya tinitingnan natin if the subject is he trying to control his behavior. So kung may ganon, baka nagsisigaling siya. And we have image management, mukha lang niya, yung smiley like today. Okay? So that is image management. Hey, that's end my presentation. Thank you for listening. Thank you, class. I hope claro.